Welcome po sa ating channel, Eric Ambaking. Kung bago pa po kayo sa aking channel, welcome po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa bagong video na aming i-upload. Ngayon po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang aking dalawang box. Ang gagawin ko po ngayon, ang dalawang box na ito, gagawin kong isa. Sa isang box, dalawa po ang magpapansyon. Ngunit pag ang isang ito, ito po ang kanyang maging pansyon at ang ito naman ang ito. At ngayon, ipapakita ko po ang laman nito at ang wiring na aking inilagay sa loob ng box na ito. Simula na po natin. Let's go! Umapaw na po sa ating lalagyan ng piso ang laman nito, kapatid. Kunin muna natin. Lagay muna natin dito. Ito, isa. Ngayon, mga kapatid, tuturuan ko po kayo kung ano ang tama at narapat natin gawin. Hoy, upaw! Upaw! Nakon sa kanya! Sa'yo, upaw! Eksong sumang niya! Palit mo na ito ligbugas! Aw, mau ba? Sige, bye! Paalit niyang upaw ang puto lang kami mo! Ito po ang laman ng ating isang kahon. Ang kahon pong ito, kukunin po natin para magamit po kasi magkaibigan po ang humingi ng isang kahon. Ito po ang ibibigay natin. Wala na po kasing plywood eh, ito pong kahon ang gagamitin natin. Ngunit, ipocombine po natin sa isang kahon ang dalawang piso-piso balde. Ito po ang laman, nakadisenyo po ito sa pang-washing na hulog-hulog piso. Kukunin ko po ito dahil di po ito kailangan, itong outlet na to, itong relay, di na po ito kailangan. Ito lang pong quick slot at saka timer ang kailangan. Ang laman ng isang box na ito, itong timer at saka ang quick slot ng piso, ililipat ko po dito. Samahan niyo po ako sa pagbaklas natin. Ito, huwag na natin ito pakialaman. Kunin ito na lang. Kukunin natin yung, kasi po, piso 5 po kasi ito. Ang kukunin natin itong 5. Kunin natin ito mga kapatid. Papalit natin yung piso. Tips lang po mga kapatid. Ang mga queen slot na kasi ito, matagal na ito. Mga old design pa ito. Ang tinatanggap nito, yung mga old piso lamang po ito. Ganitong klaseng piso lang po ang tinatanggap ito. Kung magpapagawa po kayo ng ganitong piso-piso balde mga kapatid, advice ko po sa inyo, yun na lang kung yung bagong design ngayon, yung tumatanggap ng bagong piso at saka lumang piso. Maganda po yun. Ito, di ko muna pinalitan kasi sayang naman. Nag-ipon na lang ako ng mga karaan na piso para magamit. Balik lang natin ito baka mawala. Mga kapatid, ito po ang kanyang wiring system na ginawa ko dito sa loob. Ang isang po ito, sumusupply po ito doon papunta sa kabilang box. Ito, 12 volts po ang supply niya doon. Ang gagawin natin, ibahin muna natin ang wiring na ito. Kukunin natin ito, hindi kasi ito gamit yung relay. Ito lang po transformer, capacitor at saka diode. Yan lang po ang gamit. Kaya kukunin natin itong ibang wiring. Puputulin natin ito. Putulin muna natin itong wire. Ito ang kanyang supply. Diyan lang yan kasi hindi nga ito kailangan. Puputulin natin. Kasi natin itong transformer para makita nyo. Kukunin natin itong supply at saka kuha ng timer. Yan, para hindi masyadong, para makita nyo ang laman. Ito, may naka-scroll lang kasi ito. Dinisenyo ko po ito para sa car wash at saka washing machine. Kaya lang, hindi po nagamit. Kaya dito natin ginamit sa piso-piso balde. May kaibigan po kasi ako naghahanap ng box. Gagawin din yang piso-piso balde. Ito sa akin, itong mekanism na ginamit ko dito sa piso-piso balde natin. Ito po, 12 volts po ang supply nito. Ang gagawin namin sa kanyang
ipapagawa sa akin, instead na 12 volts, gagamitin namin yung AC na auto 20 po. Susubukan namin. Dahil ito pa po ang kabisado ko na 12 volts. Yun, susubukan namin yung mag-assemble 20 volts na AC. Ito DC kasi ito. Babaklasin lang natin ito mga kapatid. Ah, okay ra. Pwedeng walang soldering iron. Ang relay kasi ito, 12 volts po ang supply nito. Ang ginagawa naman ito, bigyan ko lang kayo ng kaunting information. Siya ang nagsisilbing switch. Ito. Dito isasaksak yung makina ng washing machine or yung pang car wash, dito po isasaksak. Ang relay kasi ito, pwede itong mapadalaw yan ng malalaking boltahe. Yung 220 kaya niyang padaanin dito. At ang supply naman dito para mabuhay ito, 12 volts galing sa transformer. At ang supply naman dito na 12 volts, ito po ang kinokontrol ng timer na ito. Paghulog ka ng piso, pat, dadaloy ang kuryente dito sa relay. Saka naman mabubuhay ang outlet na ito. Yun po ang prinsipyo. Dahil 12 volts po itong mechanism na ginawa ko sa ating water, sa ating piso-piso balde. Di po ito kailangan, kaya kukunin ko na lang ito. Doon ito magagamit sa isang box na gagawin ko. Yung 220 na mechanism. 220 na kagaya nito. Kaya kukunin natin ito mga kapatid. Wala po itong gamit dito. Yan po. Kukunin natin ito, wala kasi. Yung isang box na nagagawin ko, doon ito magagamit. Former at saka kanyang screw. Ito po yan kapatid. Ito po ang supply natin patungo sa ating transformer na first ata to first tong transformer na to. Ah, 1 amp lang, 1 amperes. 1 amperes po ito. Meron po tayong dalawang diode ito. Meron po tayong dalawang diode at isang kapasitor. Ito po yung kapasitor natin. At ang output nito, 12 volts. Ito naman, ito yung timer natin. Dual ang timer na ito. Yan, dual ang timer na yan. 12 volts po yan. Kaya 12 volts po ito. 12 volts rin po ito. Kaya ito lang po ang, ito lang po kailangan natin. Di na po natin yun kailangan yung relay. Tinanggal ko po dahil doon natin yung gagamitin sa para sa kaibigan ko. Na 220 ang kanyang gagamiting mechanism sa kanyang piso-piso balde. Abangan nyo po sa susunod na video ko mga kapatid. Ituturo ko po sa gamit itong relay na ito. Ipapakita ko po sa inyo para may idea po kayo. Ipan po natin ito, baka po makadikit ito sa mga metal dito sa loob. Iklip po natin mga kapatid para hindi siya masyadong madumi. Lagyan po natin ng spot clip. Yan. Tapos po, babaklasin natin yung isang timer kasi dalawang timer po ang lalagay natin dito. Dalawa rin ito, piso at saka 5. Pero ito po, kukunin natin yung piso. Piso lang kasi ang gagamitin natin. Tignan nyo kapatid. May bigay po kong tape sa inyo. Kita nyo po ito, stick glue po ito. Kasi nang mag-install ako noon nito, kulang po ng dalawang tornilyo. Kaya ipinalit ko sa tornilyo, ito po, stick glue. Paano kaya ito kukunin? Ah, ganito lang, madali lang. Mga kapatid, kung maglalagay po kayo ng tornilyo ng twin slot, lalo na pag report ang pinaglalagyan nyo, advice ko po sa inyo, barinahan nyo po yung drill, i-drill nyo po para lagyan ng ganito. Kasi po, subukan ko po, dati ko pong mga box na ginawa, hindi po kami nag-drill. Ginawa namin yung manual na pagbubutas lang po gamit yung pako. At saka, mahigpit po ang pagpasok ng tornilyo. Ang naging problema po namin, noong nagpalit na po kami ng queen slot, nahirapan po ako sa pagkuha ng bolt. Digital, kanyang digital. Pwede naman yung walang digital, yung pang hulog-hulog yung kita nyo yung piso, yun sa mga daan, yung isang piso, isang basong tubig na may inom. Pwede naman yung timer na yun kasi 30 seconds hanggang 30 seconds po yun.
Kaya sa akin, itong ginamit ko kasi mayroon na kasi ako dito. Sobra kasi ang box na ito. In order to sa akin at hindi binili, kaya ginawan ko na lang ng paraan para magamit ko. Hindi po tinuloy ng nag-order kasi nasa gilid. Oh, hassle kay Kwaon mga kapatid eh. Siguro maganda ito. Bunutin lang natin. Pero tiyaga lang. Tiyaga-tiyaga lang. Kumbaga sa iba, patient is the key. Ano mga kapatid? Ubunutin muna natin. Ito ang kanyang supply. Ito ang kanyang nagiging switch. At ito naman ang papunta sa kanyang dyan. Mayroon naman dito sa kabila. Yun na lang ang ating gagamitin. Okay, dito na tayo sa kabila kapatid. Ito pala, ipapakilala ko sa inyo mga kapatid. Ito po ang tinatawag na solenoid bulb switch. 12 volts. Mabibili nyo ito sa Lazada. Dito po sa Cebu, hinanap ko sa lahat ng mga electronic parts. Wala po kayong mabibili nito. Solenoid bulb switch. Ito, marami yan sa Lazada. Type nyo lang, solenoid bulb switch. Ang prinsipyo po nito, 12 volts po ang kanyang supply. Ito po ang kanyang wiring papunta doon. Wawiringan po natin. Ang gagawin po kasi natin ngayon, sa isang box, dalawang timer ang natin lalagay. Para ang itong isang box, kapapakinabangan natin. Atong ibaliga ka, ipalit o bugas. Patient is the key. Ito lang yung ginamit ng wire kapatid kasi abot para makaabot ito doon sa loob. Tingnan nyo mga kapatid, ang ginawa ko dito, 3/4 po ito yung tubo ko. Pagdating dito, hinati ko sa dalawa. Dito, gumawa po ako ng reducer. 1/2 na po ito dito. Pero itong solenoid, 3/4 po itong ginamit ko. 3/4. Tingnan nyo, 3/4 ito. Pagdating naman dito, 3/4 rin ito. 3/4 ito na tubo. Ginawa kong reducer yung 1/2 dito. Tuloy-tuloy na yan. Dawa, tingnan nyo kapatid. Dalawa na po sila. Ito nangyayalan ng 12 volts. Ito nangyayalan ng 12 volts. Ito po ang kukontrolin natin. Ikakabit po natin ang isang timer kapatid. Para dalawang timer na po ang makalagay dito sa loob. Gagawa ako ng palatandaan. Isa dito. At dito. Yan, mayroon na ang palatandaan. Katapos nyan, kunti-kunti. Matigas kasi, 3/4 kasi ito na plywood. Ito naman sa kabila, sana yung naging palatandaan ko. Kalima natin ng konti. Yan. Ilalagay naman natin ito sa taas. Dito natin itatali ang ating mga wire na sobra. May isa pa po akong problema. Dapat nito, ilagay natin ito dito. Kagaya nito, may makikita siya. Dapat dito, makikita rin ito. Paano natin gawin ito? Ito na lang mga kapatid. Naisip na ako. Subukan na natin. Isara. Okay. Pwede. Yan. Baka nagtaka kayo kapatid, bakit may butas dito? Kasi dito po, ang butas kasi ito, kita nyo yung binaklas ko kanina na outlet. Nakaganito kasi yan dati. Dito kasi yan. Sample natin ganyan. Dito isasaksak yung washing machine. Pero dahil walang washing machine dito, piso-piso bal dito, ito po gagamitin natin sa ibang paraan. Diba? Madali lang yung nilagyan ko siya ng guide. Pero pag wala itong guide, mahihirapan tayo dito kapatid. Ginawan ko lang ng paraan. Itong timer na ito, ito natin ilagay. Ikukonekta natin dito sa pinanggalingan ng ito. Connect natin ito sa negative, kanyang negative. Ito po ang negative. Negative po ito galing sa ating transformer. Kukuha tayo dito ng isang supply papunta sa ating isang board.
At ito man sa isang board, itong brown. Ito na. Di muna natin ito, huwag muna natin lagyan ng tape kasi ikukunikta pa natin dito yung para sa ating na dito na. At saka itong black dito, ito rin may naka-ready ng isang black. Gawin na lang natin dito para dito masyadong mahaba. Dito tayo pagpuputo. Wag na natin putulin to. Gagamitan natin to ng strap clip. Yan, strap clip. Mayroon na tayong supply sa ating dalawang timer. Ito, may supply natin dalawang timer. Timer lang po nagbibigay laro sa piso-piso balde natin. Yan, wag muna natin yang mag-uuna muna tayo dito sa supply. Ito, ito ang nagiging nagsisilbing switch. Switch ng ating timer. May dalawa itong, may dalawa ito dito. Yan, may dalawa dito, dito, ito. Ito, ito, ito. Dalawa yan. Kahit saan dyan ilagay mo ito. Kahit saan dyan, pwede mo itong ilagay. Kabit ko. Yun. Yan, nakakabit na. Tapos, ito na yon. Ang switch na ang puputuli natin, ang ikukunik natin sa timer natin ay galing sa negative yon, to negative. Galing sa negative. Dito na lang natin ikinabit dito, nakakabit na ito kasi nakakabit na ito dati kanina pa. Dahil nakakoneksyon na kasi ito. At ito naman papunta ito ang timer na ito. Ito ang gagamitin natin dito sa pangalawa. Ito ang una, pangalawa. Itong pangalawa sa pangalawa. Tato pa. Ibig sabihin, ito ang ating 1, ito ang ating 2. Itong yung wiring ng 1 dito. Ang ibig sabihin nito, ang isang wire nito i-connect natin sa positive. Ito yung positive, yung i-black. Yung black, black, black. Oh, ito black. Ito. Ito na lang natin, wag nating isama sa kabila. Pwede naman natin dito idagdag, pero dito na lang. Tara, di na masyadong taputulin natin ng konti. Naiwan ko po kasi yung stripper ko, mga kapatid. Ito lang gamit to. Ito. Kita nyo, mga kapatid, ito. Yung dalawang wire na ito, papunta ito dito sa ating solenoid valve switch na pangalawa. Ang pangalawa kasi ang ating inunang iniwiring. Ang isa nito, dito natin ikabit. Papunta ito sa switch ng timer. Ito po ang kinokontrol ng timer. Yan. Yan, mayroon na siyang negative. Negative po ang ating pinutol. Negative po ang ating pinutol. At ang isa naman, connect natin ito sa positive. Ah, mali pala. Positive na yung nakunikta natin. Kasi sa timer, ito pala. Hindi ko nakita. Ito na. Putin muna natin, mga kapatid, kasi kumunti na, maliit na po ang kanyang wire. Yan. Kabit natin. Yan. Kita nyo, mga kapatid, tuturo ko sa inyo ang prinsipyo.
yung brown pumunta dito, papunta dito, 'di ba? Supply to. Ikinabit ko lang diyan, tapos ito ang nagsisilbing switch. Ito. Hindi kasi yan sila nagkadugtong. Pagtagak ng piso, saka yan magdidikit, saka yung ang current ng 12 volts pupunta dito under itong solenoid bulb switch. Yan, tipan natin 'to. Yan. Okay natin diyan. Yan, itong dalawang wire na ito, ito ang supply ng ating solenoid bulb switch. To. Dumaan siya sa ating timer para i-control siya pag hulugan ng piso under, pag wala naman, di siya under. Ganyan na ang nangyari. Dito brown. Yan. Para hindi masyadong magulo. Kunin natin ito ng konti. Yan. Lagyan muna natin ito ng pansamantalang tip. I-scrap clip natin ito mamaya. Para hindi siya magulo. Scrap clip. Ito lang muna. Temporary. Forever. Mayroon bang temporary forever? Madalas po yan mga kapatid. Ito na. May supply na tayo sa ating... Ito po ang unang timer natin. Kasi dito po nagsisimula ang 1, dito ang pang 2. Pero ito lang inuuna natin kasi yan po ang nakakabit dito. Nakakabit na kasi yan. Ito naman magiging una nating timer. Ito. Ito ang kanyang kuan timer. Mayroon ng supply ang ating nakasupply na po ang 12 volts sa ating timer. Ang next nating susuplayan ay ang ating solenoid bulb switch. Ito po. Solenoid bulb switch na 12 volts ito. Babalatan natin ang kanyang wire. Gagawin rin natin dito pareha rin sa nauna nating timer. Dito natin i-connect sa black sa kanyang positive. Yan na, naka-connect na ang kanyang positive na 12 volts. Lagyan natin ng tip. Magbibigay buhay. Magbibigay laro sa ating timer at saka sa ating solenoid bulb switch. Connect natin ito sa negative, itong isa. Ito brown, so brown. Oh, brown, so brown natin i-connect. Tapos ang isa dito sa dito, 'di ba? Ito yung dalawang wire punta sa ating solenoid bulb switch dito. Ito yung dalawa. I-connect natin 'yan dito. Ang nangyari diyan kapatid. Yan, kung titingnan mo ang supply dito sa negative papunta dito, nakakonekta sila. Pero pag abot dito, hindi po sila nakakonekta. Yan, hindi po sila nakakonekta. Magkasiparate po kasi sila, may terminal diyan. At saka dito. Ang prinsipyo na gagawin ng timer natin, pag naghulog ka ng piso, ang dalawang ito magkukonekta ang dalawang ito. Kaya dadaloy ang tubig. Yan. Saksak na natin ito dito. Ang gagawin natin mga sunod mga kapatid, para hindi magulo dito sa loob, ating tatalian ang scrap clip ang mga excess wire dito. Yan. Sabit natin dito. Yan na po. Okay na yan. Susunod natin ikukunik ang sa ating queen slot. Dito po kapatid, bigyan ko po kayo ng isang sample. Ang nangyari po dito, dito po ito sa kabila ang ating pisong ito. Huwag na natin itong kunin, ang connection na lang ang ating ilipat. Ganito po kapatid, ibutin po natin ito. Dito po may dalawa po itong una at saka pangalawa. Ang una ito para ito sa piso, ang pangalawa para ito sa singko. Ito para ito sa singko. Yan. Kinuha ko po itong isa para doon natin sa kabila gamitin. Ito na guys. Ang queen slot na ito, dito natin ipapasok. Ilalagay natin ang kanyang tornilyo. May apat itong tornilyo. Kunin lang natin ito, singko naman pala ito. Dito magagamit. Kasi hindi po maganda ang
ang Alan time, ang Alan Queenslot na 5. Experience ko po kasi madali lang po itong mahak. Pwede itong hulugan ng 25 centavos at pagdidiktik na ito. Ang gagawin ng mga bata, patutuyokin ng pabaliktad. Tapos tatalbog ito papunta sa kanyang sensor. Ang gagawin ng mga bata dito guys, sa 5 na kuha nito, pagpasok nila dito, pag-anoyin pack, tapos patutuyokin nila ng pabaliktad. Tatalon dito yung 25 centavos saka tatak dito dadaan, pagtalon dito dito didiretso at saka dididik dito. Yan mga kapatid, saka po may idea akong ibibigay sa inyo kapag sa tingin niyo po parang hindi safety ang paglalagyan niyo ng inyong box. Ang maganda pong gawin niyo sa ito po katulad nito, gawin niyo po kasi napaka-secured po niyan, yan oh. Wala po siyang, hindi po yan madaling mababaklas. Yan ang mga kapatid, hindi na yan kailangan mahigpitan ng masyadong mahigpit. Ito po, dito siya nakakabit. Yan nyo, yan. Ito po ang kanyang nagiging digital. Ito naman kabila, dito. Yan na lang ang gawin natin mga kapatid, yan. Okay na yan. Kunting ingat na lang dito sa bandang ito. Tapos, ito, dito natin nilalagay sa una. Ito ang kanyang... Yan, piso, sa pangalawa, 5. Dito naman sa kabila, ito ang nagsisilbing piso at saka 5. Dito natin sa piso, eh. Yan, yan natin ilagay sa piso. Ito na mga kapatid, i-connect na po natin ang para sa kanyang dalawang Queenslot. Connect na natin sa Queenslot to. Ito na, yung pantali ito. Pag wala kayong strap clip, ito po, gawin nyo. Pwede itong pantali. Sample. Open, close, yan. Yan na po, tapos na po mga kapatid. Yung dalawang box, nagiging isang box na. Ito na po guys, subukan natin ha. Kung tagumpay ba ang ating ginawa. Yan, dito ko inhulog sa 2. Dito na mas kabila. Oh, ito po. Tingnan niyo. Yan. Ibig sabihin yan, pag nagdagdag ako dito, pag dito ako magdagdag, ito po ang magbibigyan ng time. Pag dito na mas kabila, ito naman ang magbibigyan ng time. Ito po yun. Yan na guys. Yan na po ang dalawang box na ginawa ko isa. Kaya pag bago pa po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated po kayo sa susunod na video na aming i-upload. Salamat po sa inyo. Bye-bye!